Mga ka-hunters, ito po si Cramston ng Clicker's Compass. Ang video po natin ngayon mga ka-hunters ay tungkol po sa mga videos at mga pictures na ipinapadala sa atin na nagsubaybay sa ating channel na Clicker's Compass. At bago ang lahat ay shoutout muna natin si Net Fish Keeper, Sam2TV or SamSamTV, Evledio at Henderson's Vlog. Ngayon mga hunters ay simula na po natin ang ating top. Ang unang picture po na ipinapadala sa atin mga hunters ay tungkol po sa isang bato. Nagtataka po kasi sila mga hunters kung ano po ang ibig sabihin nito. Ngunit mga hunters, nang tinignan namin ito, ito po ay kahawig sa mga bato na natagpuan namin sa isang lugar mga hunters na tinatawag nating petrified stone. Uulitin ko po, ang petrified stone mga hunters ay ang mga kahoy dati na nakaranas po ng fossilized. So naging bato po ito dahil na-preserve po ito sa napakatagal na panahon. At ang presyo po nito mga hunters ay umabot po sa $10 per pound. Kaya kung meron kayong mga bato na katulad nito mga hunters ay napakamahal po. Dahil po kung umabot po ito ng 10 kilo or umabot pa sa 100 to 300 kilos ay may malaki na pong halaga. Kadalasan po kasi sa atin ay hindi po alam kung ano ang petrified stone. So ang picture na ipinapadala po sa atin mga hunters ay isa pong petrified stone. Napakaswerte po naman ng tao na nakatagpo nito. At ang susunod po nating i-discuss mga hunters ay tungkol po sa dalawang picture na ito. Uunahin po natin ang mas malapit po sa naging treasure site. Kung tignan po natin ang picture na ito mga hunters, ito po ay parang araw. Pagtitigan po natin, ito po ay nag-emphasize po sa isang ilog or creek. At meron din siyang araw. Ngunit mga hunters, ang treasure sign na ito po kasi ay kabilang po sa imaginary sign. So ang ibig sabihin, kailangan muna natin titigan ito para malaman mga hunters kung ano ba ang ibig sabihin nito. At para ma-confirm po natin mga hunters na ito po ay isa sa mga treasure sign, ay hanapin talaga natin mga hunters ang mga supporting sign na nasa tabi nito or nasa di kalayuan nito. Kasi po mga hunters, dapat kasi natin intindihin mga hunters at malaman na ang pag-treasure po talaga mga hunters ay kailangan po na may legit treasure sign. So, kailangan muna nating hanapin ang legit treasure sign mga hunters para makonsider po natin ito or ang picture na ito mga hunters na kabilang po sa treasure sign. Katulad po sa video na ito mga hunters na ipapakita ko sa inyo. Ito po ay natagpuan namin sa isang lugar. So, ang ibig sabihin nito mga hunters ay ang treasure po ay nasa tubig mga hunters. At ito ay malapit lang po or nasa isang lumang balon. Nang tinignan namin ito ay napakakinis po na masasabi natin ito talaga ay man-made or sadyang ginawa talaga mga hunters ng mga tao or ng hapon mga hunters para gawing treasure sign. At kung matagpuan na natin ang mga katulad nito na treasure sign mga hunters ay gumamit tayo ng compass para hanapin natin ang supporting sign na siyang nagtuturo mga hunters kung saan ba talaga nakabaon ang treasure. At kung maghukay na po tayo mga hunters, dapat po ay meron tayong makita sa ating paghuhukay na mga prueba mga hunters. Tulad ng picture na ito na ipapakita ko sa inyo. Ang picture na ito mga hunters ay isa pa ring treasure sign or treasure marker mga hunters na ang ibig sabihin ang treasure po ay nasa tubig. Ito po kasi ay anyong palaka. Tignan natin mga hunters at pag-aralan po natin mga hunters kung saan po
ang nakaharap ang palakang ito. Kasi po, ang treasure mga hunters ay matagpuan po natin sa harap nito or sa likod nito. At mas mainam mga hunters na gumamit po tayo ng compass para accurately matagpuan po talaga natin kung saan nakabaon ang treasure. At ang kasunod mga hunters ay gumamit po tayo ng detector or scanner mga hunters para mas sigurado po tayo at hindi po natin malagpasan mga hunters kung saan ba talaga nakabaon ang treasure. Kaya uulitin ko mga hunters, ang pag-treasure po ay hindi po laro lamang. At hindi po masasabi nating napakasimple lamang. Kasi po ang pag-treasure ay kailangan nating pag-aralan, kailangan talaga ng pag-intindi at kailangan natin ng mga gamit para mas malukit talaga natin or matagpuan talaga natin ang Japanese treasure, Korean treasure, or Yamashita treasure. Once again, ito po si Crumstein ng Clicker's Compass. Maraming salamat po!